So, yun na nga guys, oh. Welcome back again dito sa vlog na to. Ngayon, magluluto tayo ng pesang isda. Yan. Pesa. Oh, yan, basta pesang isda. May sabaw siya. At ang isdang ito ay ito. Tilapia. So, yan ang luluto natin ngayon. So, umpisa natin ang pagluluto. Tara! Meron pala tayong mga ingredients dito na bawang, ay, sibuyas, tsaka luya, panggisa. Then lalagyan din natin ng patatas. Meron din tayo dito pechay. Meron din tayong beans. Hindi ko pa napakita, hindi ko pa naihiwa. Pero meron yon. So, tara! Umpisa natin ang pagluluto. Pipirito muna natin ito. So, tara! Let's go! Mainit na ang ating kawali. Then, maglagay natin ng mantika. Medyo deep fry natin siya ng kaunti. Para hindi mausok. Yan. May mga sinampay kami. Kaya, para hindi ganong kumapit yung amoy ng piritong isla. So, mainit na ang ating mantika. Yan na. At magpipirito na tayo. Ayan, hintayin lang natin mapirito. Then, susunod natin ang ibang steps. So, ito na siya. Balikad na natin. At malapit na rin natin isa lang yung natira. So, ito na. Inahaw na natin ang unang salang. At medyo hindi naman ganong pirito-pirito kasi may sabaw naman din yan eh. Kaya semi-pirito lang. Pangalawang salang. Pan kasi matalisik. So, ito natin mapirito siya. So, ito na guys. Ito na siya. At ahunin na natin. At maggigisa na tayo. Umpisa natin ang paggigisa. Ito. Then, lagay tayo mantika. Ingat natin. Umpisay natin. So, ito. Nagisa na natin ang luya tsaka sibuyas. At sunod rin natin ito. Ang patatas. Medyo ipirito lang natin siya. Kanya-kanyang way naman tayo ng pagluluto. So, ito ang way ko. Kaya, iyan siya. So, medyo napirito na. Ayan, sundan na rin natin ang patis. Ayan. Para kapit agad. Tansyahan lang ng alat. At pagkatapos, lagyan na rin natin siya ng tubig. Ang kanyang sabaw. Siguro sakto na yan. So, palambutin lang natin ang konti itong patatas. Then, ususunod na natin ang tilapia. So, mukhang malambot na ang ating patatas. Ngayon, sunod natin ang sunod na step. Lagay tayo dito. Sili. Sunod na rin natin itong pinirito natin mga tilapia. At pagkatapos, isunod rin natin ito. Ang ating beans. Lagyan natin lahat. Ayan. Ayan na siya. Kailangan natin lumasa yung isda sa sabaw niya. Tapos lagyan na natin yung pechay. Paglagay na rin tayo nito. Pinisa mix. Tadam! Huwag ganong haluin para hindi malasog or malagas ang isda natin. Ayan.
pisaw lang ng konti. Iba lang, pasyaw-pasyaw lang para kumalat yung lasa ng ating ginisa mix. Yan. At natin maluto yung beans. Maghintay tayo ng mga bandang, maghintay tayo ng mga 2 to 3 minutes. Yan. Pano natin. So, mukhang luto na rin ang ating beans. Sinundan rin natin ito. Paminta pala. Lagay tayo ng paminta. Alam mo, ito ko ilagay kanina eh. Pero pwede pang ihabol yan. Pagkatapos, sunod natin ang pechay. Ganyan lang siya kasimpleng lutuin. Sobrang simple lang lutuin itong pesang isda. Pero ito mo lang, sabawan mo, palas. Diba? Ating pesang tilapia. Ibabaw ko lang ha. Dibog lang natin ng konti ang gulay. Para mabilis maluto. At siyempre, alam nyo na, medyo batong na eh. So, ayan na ang ating pesa. So, ito na. Nandito na tayo sa Ikiman portion. So, ito na siya. Oh. Wow! Hindi natin makita, pero ayan siya. Oh, huwag natin ganong ito. Ayan na. Sarap! Hindi ko pa natitikman, pero masarap. Medyo favorite ko ito eh. Kasi, bihira lang ako kumain ng isdang may sabaw na hindi na pirito. Ayan. Kaya ito, okay sa akin ito. Kaya dito tayo sa una, ang tilapia. Saktong halap ang pechay. Ito tamang-tama to sa mga katulad ko na dati hindi ako hindi talaga ako kumakain ng isdang may sabaw na hindi na pirito isda. So ito tamang-tama to lutong ganito. May mga katulad ng sinigang na bangus, yung iba kasi hindi na pinipirito. Ano? Talagang hindi naman pinipirito yung isda, di ba? Pero, kaya gusto ko kasi napipirito isda. Pag sinabawan kasi yung isda na hindi na pirito, medyo nalalansahan ako. Kaya ito, sakto-sakto sa akin ito. Minsan, pag nagsisigang ako, pinipirito ko pa rin yung isda. Hindi ko alam kung saan originated ang lutong ganito. Pero dati na kasi namin niluluto pa to eh. Since nasa Pilipinas pa ako, niluluto na lang ito. Niluluto pala ng nanay ko. Eh, kapampangan yung nanay ko. Hindi ko alam kung saan nagaling to, sa Tagalog. So hanggang dito lang itong video nito. Maraming salamat sa panonood at sa alam nyo na like at subscribe na rin. So para madami pa tayong may upload. So ayun, hanggang dito na lang. Paalam at bye bye!